kapamilya, Martes na at alam ko marami sa atin simula ng nag-pandemic, marami ng mga nakasanayang routine. Marami sa atin habang nagkakape, lumalabas ng bahay at syempre tinitingnan yung mga alagang halaman nila. Nagkakape at saka syempre dinidiligan yung mga alagang halaman nila. Marami kasi sa atin yung mga naging plantitos at plantitas na. At habang nagkakape kayo kapamilya ha, siguraduhin yung manood ng MUS gamit ang inyong mga mobile phone. Ikaw Kuya Joey, kamusta ka ngayong umaga? Ay, nako yan, nakailang kape na naman tayo pero syempre pakapamilya, maitaw sa pin pa rin po ang naging sa pagtatapos na itong fifth sona po ng Pangulo na nasa isang oras at 1 hour and 40 minutes natapos. Yes. Anong comment mo doon bago yung comment ko? Go! On time nga, nagsimula ang sona, Kuya Joey. Alam mo, medyo naaliw ako sa iba't ibang mga comments nga ng ating mga netizens gamit ang Twitter. Basahin ko lang ha. Ayon kay Natasha Gutierrez, President Duterte finishes his speech. There was no clear plan about what the government would do moving forward to address the pandemic, which is the country's and the world's biggest issue at the moment. He did, however, use the speech to criticize oligarchs and an opposition senator. Ayan. Marami din nagsabi dito, Kuya Joey, instead of Sona ba to or Chona 2020. Meron naman ding mga nabilib sa Sona or sa speech nga ni Pangulong Duterte dahil para sa kanila, natumbok daw ng Pangulo yung mga nais nilang marinig, lalo't lalo na when it comes to the pandemic issue na kinahaharap natin. Ikaw ba, Kuya Joe? Ay, nakulangan ako. Walang clear plan sa education, yung paggasta ng pera natin na sa pagkakaalam natin, umabot na yung utang natin. According to source, ha, nasa 9 trillion na ang utang na Pilipinas dahil nga po sa pandemyang ito. Mm-hmm. Ano bang malawak na plan natin dito? Paano natin pabayaran? May upo pa bang presidente kung ganun kalaki ang utang ng Pilipinas kung sakasakali? Well, anyways, kapamilya, maraming usapin, maraming tayong kwentuhan. Alas 7 na, MUS na! Magandang umaga, South Central Mindanao. Ngayong umaga sa MUS. Ikalimang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte umani ng samutsaring reaksyon. Security guard patay sa pinakabagong pamamaril sa GenSan. Presyo ng petrolyo tumaas ng 25 hanggang 30 centavos kada litro ngayong Martes. At Pinoy fairy tales at mga orihinal na kwento ng mga guro tampok sa National Reading Exhibit online. Kising na, kapamilya, ating salubungin ng isang masiglang umaga. Isang pamilya nating harapin ang bagong araw na hatid ay bagong pag-asa. Makikisalo kami sa inyong almusal ngayong Martes ng umaga, July 28, 2020. Kapamilya, simula natin ang umaga sa ating COVID-19 update. Sumampa na po sa 82,040 ang COVID-19 cases sa ating bansa. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health nitong Lunes ng 1,657 na bagong kaso. May 359 naman na recovery sa pinakahuling report ng DOH, kaya ang total recoveries ngayon ay nasa 26,446 at ang total active cases ngayon ay nasa 53,649 habang ang death toll po natin ay nasa 1,945 na. Sa buong mundo, 16,264,048 na ang total cases. Total death now at 648,966 at ang total recoveries po ay nasa 9,407,977. Dito naman po sa atin sa South Central Region, kapamilya, may 12 bagong kaso ng coronavirus disease. Sa report po ng DOH Center for Health Development, ito ang bagong kaso dyan po sa Sultan Kudarat, 3 sa Sarangani Province, at may tag-iisang bagong kaso sa Cotabato Province at Cotabato City, bringing the total cases now at 231 from 219 on Monday. However, the DOH has recorded 4 new COVID-19 patients.
These are from Sarangani and one each from Sultan Kudarat at South Cotabato, bringing the total recoveries to 105. Meantime, the region has 114 admitted suspect cases at tumaas pa ang outpatient suspect cases. Very good. Now at 502. Sa BARM naman, kapamilya, nakapagtala ng mahigit 30 panibagong kaso ng coronavirus disease sa loob lang ng 3 araw ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. As of July 26, 448 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa BARMM ayon sa Regional Interagency Task Force on COVID-19. 177 rito ay mula sa Lanao del Sur. Sumampa naman sa 100 ang COVID-19 cases sa Basilan, 38 sa Maguindanao, 10 sa Sulu at 3 sa Tawi-Tawi, habang 120 cases ay ang mga stranded individuals mula Basulta. Mula sa 448 confirmed cases or COVID-19 cases, 356 ang stranded individuals, 29 ang returning overseas Filipino workers, at 62 ang non-LSI at ROF. Kuya Joey, alam mo nga yung dating prediction ng UP is by the end of July, nasa 80,000 lang daw ang ating, o mahihit natin yung 80,000 na COVID-19 cases. Pero ngayon, as we see the numbers, Kuya Joe, more than 80,000 na. So ang bagong prediction nila, lalampas tayo ng 90 by the end of July and aabot naman tayo ng 140,000 COVID-19 cases by end of August. Pakiusap lang natin kahit online lang tayo yan, oh, para sa ating mga pamilya. Please, kung wala talaga kayong gagawin at kung lalabas po tayo, yung mga health protocols po natin, huwag po natin kalimutan at huwag po tayong pakakumpiyansa kapamilya. Buhay po ang pwedeng mawala sa inyo dahil sa COVID-19. Yan, eto muna, may the best Supremo win ang propesa na sa I Want Na. Balikan ang mga maksong eksena ni na Myla, Tristan at Sandrino sa La Luna Sangre. Stream it now on iWatt! Kung gagamitin mo lang ulit ako labang kay Malia, nagkakamali ka. Ano pang hinihintay mo? Palayin mo na ako! Masyadong madali ang kamatayan. Dahil iba magmahal ang kamorkada, we will give you more! More tawanan! More kulitan! More kantan! At syempre, more kwentuhan sa inyong mga tahanan! MOR Philippines is streaming live. Just search for the site of your favorite regional MOR stations online or visit your respective FB MOR accounts. Para lagi tayong together forever. Hatid sa inyo ng MOR Philippines at ABS-CBN Regional. Magandang umaga, South Central Mindanao. Narito na ang mga balitang kailangan niyong malaman ngayong Martes ng umaga. Sa ulo ng mga balita, igalimang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte umali ng samutsaring reaksyon. Security guard patay sa pinakabagong pamamaril sa Jensen. At presyo ng petrolyo tumaas ng 25 hanggang 30 centavos kada litro ngayong Martes. Umani ng samot-saring reaksyon ang ikalimang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kontento naman ang ilang taga-Jensen sa 4 na taong panunungkulan ng Pangulo, pero may ibang nagsabi na dapat bigyang pansin ng Pangulo ang sagot laban sa COVID-19 crisis. Yan ang umagang balita sa report na ito. On time ang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batasang pambansa. Nasa 50 mambabatas ang dumalo sa plenary habang ang karamihan ay umattend sa pamamagitan ng virtual conferencing. Nakasentro ang sona ni Duterte sa isyu sa pandemic at kung paano tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga Pilipino. Yet, in the throes of its global health emergency, we have been able
to withstand the headwinds generated by this coronavirus. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga pulis, sundalo at security guards sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Kabilang na ang bumubuo sa Interagency Task Force sa walang kapagurang pagmumonitor sa kinakaharap ng COVID-19 crisis. I also thank the men and women of the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and the National Task Force Against COVID-19 for all the countless hours it spent to keep the pandemic in check. Pinasalamatan din niya ang mga LGU. Let me also recognize the efforts of the local government units that step up and initiated their own response measures to contain effects of COVID-19. Ibinida naman ng Pangulo na may 93 testing laboratories ang bansa na nagsasagawa ng COVID test at ang economic response plan ng gobyerno, lalo na sa mga SMEs na apektado ang negosyo. Extended financial assistance to over 650,000 affected individuals. Bago ang SONA ng Pangulo, may mga kilos protestang ikinasa dito sa Gensan. Naglunsad ng motorcade at noise barrage ang mga miyembro ng labor at transport groups kasabay ng panawagang tutukan ang pagkakaroon ng solusyon sa milyong-milyong nawalan ng trabaho ngayong may pandemic sa COVID-19. Bagsak ang grado ng sentro sa Pangulo. Para sa amin, no, ang performance ni President Duterte for the last 1 year ay bagsak para sa amin, no, sa sektor ng manggagawa. Dahil nga nakikita naman natin, no, na nasa gitna tayo ng pandemya, pero yung ating national government ay walang konkretong programa kung paano tayo maiahon sa krisis. No. Bagsak din ang ibinigay na grado ng I-Defense SOC Sergeant kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte failed on everything. Mm-hmm. Ang himuon niya na lang nga na unya sa tanaw na ako, mag-issue siya og mga controversial statements para mauto ang istoryahan sa mga tao. May mga protesta din sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa Amerika, kasabay ang panawagan na proteksyonan ng pamahalaan ang malayang pamamahayag at demokrasya. Kontento naman ang ilang taga-Gensan sa 4 na taong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero dapat tutukan ng Pangulo ang solusyon sa kinaharap na krisis ng bansa. Tay, kaning vaccine, good ma'am, makapunta na dito sa atin. Dapat mag-focus sa COVID man, kung hindi ta mag-focus sa COVID, tanang-tanang maapektuhan din sa ato. Ah. Tumagal ng mahigit isang oras ang 5 SONA ng Pangulo na muling nangakong gagawin ng pamahalaan ng lahat para malagpasan ang nararanasang krisis. Patay ang isang gwardiya ng barilin ng hindi pa nakikilalang sarili sa Larin sa Barangay Fatima, Gensan, Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima na si Marl Angalan Bailosis, 35 anyos. Sa investigasyon ng Police Station 7, off-duty na si Bailosis at naglalaro na lang ito ng PlayStation ng barilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Dead on arrival sa ospital si Bailosis dahil sa tama ng bala sa noo gamit ang kalibre 45 na barila. Personal grudge ang tinitingnang motibo ng PNP sa krimena. Simula Enero hanggang ngayong Hulyo, umabot na sa 29 ang shooting incident sa Gensana. Pero ayon sa GSCPO, ginagawa nila ang lahat para marisulba ang mga kaso ng pagpatay sa lungsod at mabigyan ng justisya ang mga pamilya ng biktima ng pamamaril sa lungsod. Samantala, 10 mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa militar sa bayan ng Carmen, Cotabato Province. 7 sa mga sumuko ay mula sa Karyalan faction ng BIFF habang 3 ay mula naman sa Bugos faction ng grupo kasabay ng kanilang pagsuko sa 90th Infantry Battalion ay ang pagbababa ng kanilang mga armas. Nakatanggap rin ang mga ito ng paunang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Pagalungan, Maguindanao. Isa sa ilalim rin ang mga sumukong BIFF members sa custodial debriefing at processing para sa dagdag tulong mula sa Maguindanao Provincial Government. Epektibo alas 6 kaninang umaga, may ipinatupad na namang panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis.
30 centavos ang dinagdag sa kada litro ng gasolina, 25 centavos naman ang ipinataw sa kada litro ng diesel, at 30 centavos ang imilahal sa kada litro ng kerosene. Tumaas ang presyo ng petrolyo dahil sa pagtaas ng demand sa world market kasunod ng pagtanggal ng mga quarantine restrictions sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy pa rin nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa South Central Mindanao na nagpapalakas ng mga localized thunderstorms at nagdadala ng mga pag-ulan. Maaari itong magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang magpapatuloy pa ang ganitong panahon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala namang binabantayang sama ng panahon ang PAGASA sa Philippine Area of Responsibility. Nasa 32 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa Gensan at Cotabato City ngayong araw at nasa 80% chance of rain. Sa Corona del City, nasa 90% ang chance of rain ngayong araw at 100% chance of rain naman sa Tocot sa Tacurong City. 33 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperatura sa Maguindanao at 80% chance of rain. Habang sa Kinapawan City, 90% chance of rain at 31 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura ngayong Martes. Ang araw po ay sumikat kaninang 5:34 ng umaga at lulubog ito mamayang 5:58 ng hapon. Para sa iba pang weather update, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/weather. Tandaan, sa anumang sakuna, ligtas ang may alam. At yan ang mga balita ngayong Martes ng umaga. For more news anytime, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com at i-text ang alert on sa 2366 para sa iba pang nagbabagang balita. Magbabalik pa ang MUS. Maganda umaga. Kahit saan magkita, kapamilya forever! Babalik po ang MUS Kapamilya ang ma-inspire ang mga tsikiting mula sa mga kwento. Ito ang layunin na inilunsad ng National Reading Exhibit Online kung saan nagpakitang gilas ang ating mga teacher mula sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na ang ating mga guro dito sa Soccer-Gen Region. Yan ang umagang balita or story ni Ann Santos. Ito si Sander. Siya ay isang batang malusog at pasiyahin. Naging malaking sagabal sa edukasyon ng mga bata ang naidulot ng COVID-19 pandemic. Mahigit 5 buwan ring wala sa eskwelahan ang mga mag-aaral. At isa sa alternatibong activity ng DepEd, ang paglunsad ng Reading Exhibit Online o Redex Online. Ang kaban ng mga kwento. Sa YouTube, daan-daang storybooks o kwentong pambata ang pwedeng mapanood. Kaya mas ginawa pa itong malikhain at masining, para mas mainganyo ang mga bata na panoorin ang mga kwento. Isa rin sa may pinakamaraming entries ang Gensan. The Gensan Division harvested 147 entries for storytelling, audiobook narration, and a multimedia learning in the National Reading Exhibit Online or REDEX Online. As part of the programs to promote learning continuity during disrupted formal schooling caused by the COVID-19 pandemic. Salamat po, Inay. Salamat po, Itay. Sa pakikinig at panonood ng kwento, nade-develop ang reading at listening skills ng mga bata. Layunin ng REDEX ang mabigyan ng plataporma ang mga guro para maibida ang kanilang talento sa larangan ng storytelling. Sumali po ako sa contest kasi nagustuhan ko po talaga ang objective ng Reading Treasury and ang activity which is Reading Exhibit Online. Dahil ang kanilang objective po is to give alternative and supplementary learning sa mga bata po natin and ma-share po ang mga originally written and illustrated
stories ng mga teachers na gawa po ng mga teachers natin all over the Philippines. Kaya marami po kaming sumali dito sa Division of General Santos and marami pong nakalusot sa national, na na-qualify po sa national. Help learners, teachers, and other individuals to develop their creativity and their skill sets. Reintroduce the love of reading, literature, and the art of storytelling to all the generals. It also provides fun, creative process for children to enhance their storytelling and performance skills. Kapamilya, Pinoy fairy tales at mga orihinal na kwento mula sa iba't ibang rehiyon ang tampok sa Redex Online, kung saan karamihan ng kwento ay mula sa karanasan mismo ng mga guro. Sa Pinoy fairy tales, bida ang mga nakakaaliw at relatable na character. At sa huli, may naisihatid na aral sa mga bata ang bawat kwentong napapanood at napapakinggan nila. Ann Santos, EBS-CBN News. Alam mo Kuya Joey, nakakahanga talaga itong mga teachers natin at syempre yung ilan na rin sa mga netizen na talaga nag-e-extend ng mga efforts para lang matulungan yung ating mga new normal education or new normal students natin. Alam mo, marami kasi tayong kwento eh. Pag sinasabing storytelling, lahat siguro tayo na kwentuhan ng mga nanay o lolo't lola natin nung tayo ay mga bata pa. May kasabihan din Kuya Joey, di ba? It takes a village to raise a child. At saka yung art of storytelling, napakahalaga niyan kasi mas naiinganyo yung mga kabataan na mas magbasa at through reading mas lumalawak yung imahinasyon mo. Di ba, Kuya Joe? Ikaw, mahilig ka bang magbasa para sa yung anak po na si Zoe? Oo. Isa sa mga bagay pala para paalala sa lahat ng mga magulang natin, lalo sa mga tatay at nanay natin. Pag nire-request kayo ng mga anak ninyo bago matulog, please read me a story, basahan niyo ako ng kwento, basahan niyo po ng kwento bago matulog. Napaka-importante po yan. Parang ini-inculcate mo na sa bata na the importance of reading. I agree. Ay, mamaya pala yan, may magandang kwento ang Kapamilya Network, ang ABS-CBN sa educational, new normal education system ng Pilipinas. Abangan niyo po yung Kapamilya. Eto muna, Kapamilya, magiging bright ang gabi mo dahil winner ka, aming hashtag forever Kapamilya. Tuloy-tuloy ang ating pagsasama weeknight sa bagong hashtag primetime bida ng ating Kapamilya channel na mapapanood na ang Kapamilya channel sa Sky Cable Link, GSAT DirecTV. Inaabangan ito ng mga subscriber ng GSAT, BCTA Member Cable Operations at sa iWant.ph. Your nights will be brighter dahil winner ang panunod sa ating primetime bida. Siya si Dong Shanchai. Siya ang nagugustuhan ko. Wala kayong magagawa. Ikaw ang buhay ko. Kilig win sa Meteor Garden. 5:45 p.m. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol at paglilingkod. Hindi po tumitigil ang misyon natin. Patuloy po kaming maghahanap ng paraan na maging in the service of the Filipino. TV Patrol, 6:30 p.m. Magdidilim ang kanilang bright na mundo. Welcome to my humble home. Tama ka dito. Nakaka-relax dito. Nasaan yung pamilya mo? Wala pa akong pamilya. Umpisa pa lang ito, Aliana. Uunti-untiin kita. FPJ's Ang Provinsyano, 8 p.m. Magdadalawang isip si Sandra. Hindi ganun kadaling tapusin ang isang relasyon. Umuwi ka na. Sabihin mong meron ka pa rin nararamdaman sa akin. The World of a Married Couple, 8:40 p.m. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nag-tridor si Anne. Hindi lang po siya aming pagkakaibigan, kundi sa bayan. Kaya ako bumalik para magpaliwanag. A Soldier's Heart, 9:20 p.m. Mas malawak na pagbabalita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. The number of COVID-19 cases in the Philippines surpasses 61,000. The World Tonight, 10 p.m. Nandito na ang Hit Eye Series with Thailand's brightest stars who will win you over. Pwede nating mas makilala ang isa't isa. Buksan mo lang ang puso mo. Together, the series, 10:30 p.m. Magiging bright ang gabi mo dahil winner ka sa primetime bida ng ating Kapamilya Channel. Maganda umaga. Para sa pagmamalasakit sa bayan, buong pwersang magpapatrol at maglilingkod online ang ABS-CBN Local TV Patrol Program. Swing alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood sa official Facebook pages ABS-CBN Regional YouTube at sa iWant. Download the app now or log on to iWant.ph, ang ating mga local TV patrol.
Bago tayo magtapos, eto muna ating Happy News Kapamilya. Bagamat maluwag na ang quarantine protocol sa Corona del City, tuloy pa rin po ang distribution ng mga food packs sa mga residente. Nitong linggo, 2,140 mga tricycle driver ang nakatanggap ng food packs mula sa lokal ng pamahalaan. Ito na ang ikalawang batch ng mga tricycle drivers na nakatanggap ng relief packs. Noong July 11, nasa 3,500 na mga tsuper naman ang nabigyan ng ayuda ng lokal ng pamahalaan ng Corona del City. Nakatagda rin mamimigay ng school supplies sa Corona del City para sa mga mag-aaral. Sa darating po na, pasukan! Ayos! Eto pa Kuya Joey, dagdag good news. At para sa akin, nakakaantig ito ng puso dahil ang ABS-CBN po ay inalok sa gobyerno ang kanyang mga transition network at educational programs dito para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang pangako ng ABS-CBN sa publiko ay patuloy nitong paglilingkod sa mga Pilipino sa anumang paraang kaya nito. Bilang tugon sa programang pang-edukasyon ng pamahalaan sa panahon ng pandemya, inaalok namin ang paggamit ng aming transmission network para sa pagpapalabas ng educational program sa buong bansa. Nais naming tulungan ng gobyerno sa pag-aaral ng mga estudyante o sa pagpapaaral ng mga estudyante sa buong bansa sa kabila ng mga limitasyong dulot ng pandemya. Bukod sa aming transmission network, inaalok din namin ang lahat ng educational programs na ginawa namin sa nakaraang 20 dekada. Bagamat wala itong 20 taon, kapamilya, bagamat wala itong inaasahang epekto sa aming negosyo, ang tanging hangarin po ng ABS-CBN ay makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa buong bansa. Shoutout lang pala natin, Kuya Joe, yung lahat po ng mga frontliners, pati mga barangay frontliners natin, Kuya Joey, kasi kahit mga purok-purok, may mga nagbabantay dyan, lalo na sa mga subdivision, kung sino yung mga lumalabas at pumapasok, tinitake note nila yan para sa kanilang contact tracing. Hi po, mag-ingat po kayo. Sabi nga nung iba, hindi pa daw sila sumisweldo, Kuya Joey. At maiba naman tayo, hi din sa mga teachers natin dyan na abala na dahil malapit na ang pasukan. Kuya Joe. Alam mo yan yung nabanggit mo tungkol sa ABS, nakakataba ng puso. I'm proud na kahit nawala tayo, mawala na tayo on August 31st. Pero ganun pa rin ginagawa ng kumpanya natin. I love ABS, sobra talaga. Sayang, pero ayan pa rin po, tuloy pa rin po ang in the service of the Filipino. At eto muna kapamilya, ating word of the day mula po kay Henry Ford. He said, when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Sige. Kapamilya, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga serbisyo, pagmamahal po sa ating bayan. Siyempre, tayo pa rin bilang mga kapamilya ang nagsishape siyempre ng kinabukasan natin. Diba? May mga negatives man sa kung anumang klaseng patakbo ng pamahalaan natin. Kayo pa rin po ang siyang gumagawa ng inyong kinabukasan. Kapamilya, ako po si Joey C. Kapamilya, maraming salamat sa walang sawang pagtutok pa rin sa amin kahit online na lang po tayo. Ilang araw na lang, kapamilya, mahigpit na yakap po sa inyo. At syempre, abangan ang ilan pa sa mga nagbabagang balita mamaya po sa TV Patrol South Central Mindanao, alas 5 ng hapon. Ako po si Yen Mangumpit. At kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa South Central Mindanao. Bye, Yen!